stay to all po, kapamilya. Welcome po ulit sa ating daily devotion. So today po, Fridays na naman po. At tinaladhana po ng Panginoon na every Friday, nakatakda po tayo yung a prayer for what? Ngayon po, ang sinasabi po ni Pastor Max Locado is, a prayer to draw closer to Christ. So yun po yung ating title ngayon. So before po ako mag-start, gusto po ko pong sabihin sa inyo yung verse na kinote dito ni Pastor Max Locado. Sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 4, for every child of God, at tayo po yun, for every child of God, tandaan po natin to, defeats this evil world. Ibig sabihin, hindi po tayo talunan. Tayo po ay mga victorious. Every child of God, tayo po yun, defeats this evil world. Papaano? And we achieve this victory. Paano daw po natin ma-achieve yung victory na yan? Through our faith. Through our faith. Kaya po napaka-importante po yung faith natin, na yung foundation ng faith natin, na si Jesus yung cornerstone natin, na si Jesus yung talagang pinaghuhugutan natin ng faith natin sa habang nandito tayo sa mundo. Pero bago po nun, nakakatuwa po na gusto ko lang pong i-share. Diba sabi niya, ang hirap magdasal kasi kahapon sabi niya, ang hirap magdasal dahil wala naman tayong location, walang prescribe na tamang location. Pero kung iisipin po natin, oo nga, kasi alam ni Lord kahit saan, mamaya kailangan niya tayo, isipin niyo na lang. Kung prescribe ni Lord na kailangan meron kang specific na na place para ito'y magdasal, ang hirap po nun, tatakbo pa tayo doon bago tayo mananalangin. Kaya favor po ni Lord yun. Sabi niya, no particular clothing is required. Binabalikan ko lang po ha. Oo nga, alangan naman na kailangan, nakapostura pa tayo, yung naka-necktie pa, o naka-dress pa. Ang buhit ni Lord, grace na naman niya sa atin yun. Tapos, sabi niya pa, yun yung minimal effort. Na kung minsan kahit nagluluto kayo, Lord, ano po masarap yung paniluluto ko. O di kaya pagka nagpa-plancha tayo, pag namamlancha po ako ng damit ng mga anak ko, naalala ko yung anak ko, sinasabi ko, Lord, itong anak ko to, i-bless mo po siya sa trabaho niya. Di ba ganun? Anything we do is a moment of prayer. Pero alam niyo po, gusto ko pong i-share sa inyo ngayon, ito pong napakaliit na part ng bahay namin na napaka-special sa akin. Dito po na nakalagay lahat ng mga memories tsaka mga nagpapaalala sa akin kay God. Hindi ko naman po sinabing, oh, kayo gumawa ng mga special place. Pero ibang-iba po yung yung pagka yung pinaka yung gusto mo talagang maglambing ng todo-todo kay Lord, tapos pwede kang umiyak na walang iistorbo sa'yo. Ibang klase din po yung, ibang iba rin po yung feeling ngayon, yung kailangan mong iluhod yung tao. Dami pong mga answered prayer dito sa room na to, kahit po napakaliit. Kaya po sobrang thankful po ako kay Lord na may room akong ganito na bilinis niya. At nararamdaman ko siya parati. So, papakita ko lang po sa inyo, ha? Morning po. Ito po ang smallest room sa bahay namin. At ito po yung grace ni Lord na prayer room ko po. At prayer room po ng mga anak ko pagka meron silang kailangan na matinding panalangin. Ito po, nakasulat po dyan, please do not disturb. Pag linus ko na po yan, hindi na po nila ako pwedeng gambalain. Tapos po yan, syempre, ang bidang-bida po parate sa buhay natin, si Jesus. Hindi po magkasya, kaya balibaliktad na lang yung Jesus ko. Ginamit ko pa po yan sa Vacation Bible School ng mga bata noon first ko na pinagkatiwalaan ako na magturo.
Tapos ito po, yan ang halaman from my mama, from my mommy Lenny, mula po sa kanilang forest garden. At tapos po dito, meron pong mga memories po ako dyan. Itong cookie jar, yung mga pinagdaanan ng mga anak ko na sinurrender nila sa kanilang buhay. Ito po yung ating word ni Lord, yung cards. Tapos, ito po, gusto ko pong pakita. Design ko na po ito sa sala namin. Dalawang bote po yan, pero isa lang yung nilagay ko. Para mapakita ko po, yan po yung mga stars na yan. Yan po yung mga pinipray ko noon. Meron pa pong isang malaking bote doon sa sala. Pero pinakita ko lang kasi gusto ko pong i-testimony na ito pong shinare ko. Natuwa ako kasi nakita ko si Rachel, yung girlfriend po ni Moses. Gumawa din pala siya ng kanyang special bottle. Yan po. At ini-encourage ko nga po siyang mag-testimony na kung paan siya sinagot ni Lord dyan sa special battle niya yan. Kakatuwa lang po dahil, nakakatuwa na meron sa kanila si Rachel yung sumunod doon sa ginagawa ko dahil nakikita niya akong ganyan. At higit sa lahat po, dito po yung Bible, mga binabasa kong libro, at saka po ito, ang special hand, yan. Tuwing umuupo po ako dyan sa mga kamay na yan, ay naaalala ko po at nai-imagine ko po na ako ay nasa kamay ni God at nagpe-pray sa Kanya. So yan po ang aking special place for the Lord. Yan, may mga pag may na po ako, magdududal-dudal ako, sulat ko kung sino si Lord. Yan po. And yan. So yan po ang aking special, very 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 special place to pray for the Lord. So, yan po. Nakita niyo na po ang ating prayer room every day. So, balik na po tayo. As sabi nga po doon sa ating verse, yun sa 1 John 5:4, sabi niya po na, "For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith." Kaya po napaka-importante na aralan natin yung ano ba yung faith na yun. Kasi yun yung dahilan ng pagkakaroon natin ng victory. Ang bless nga po natin sa mga nagtutuloy pa po ng DFD na book. Ito, yung para sa Bible study ng group. Dito po, natutunan namin kung ano talaga yung faith na yun. Sinabi po sa Hebrews 11 verse 1, "Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see." Marami nga pong nagkakamali dito na kasi ang alam niya nating lahat na sinasabi ng ibang tao, yung faith mo, pinaniniwalaan mo na kahit na hindi mo pa nakikita. Kuminsan hanggang sa evidence, wala kang evidence, pinapaniwalaan mo na lang yung sobrang faith. Yung over faith na walang foundation yung faith natin. So dito po, kaya tayo confident kasi yung faith po natin at yung pag-asa natin nasa pangalan ni Jesus Christ. At yung certain tayo dahil meron siyang mga pangako na binigay sa atin. Kaya po yung faith na meron tayo ay totoong faith na hindi basta-basta. Sabi nga po dito ni George Mueller, sabi niya, "Faith is the assurance that the thing which God has said," o yung the thing that God has said, yung sinabi ng Panginoon in His Word is true. At di po ba kahit balibalik na rin mo man, God is good and perfect pag sinabi niya ginagawa niya. Tapos, "and that God will act according to what He said in His Word." Kaya nga po meron sa lahat ng mga promises ni Lord, may blessing. Tapos may reward. Kasi talagang
pag yun nag-obey tayo, meron tayong may responsibility and reward. Kapag sinunod natin yun, talagang sure ball na meron tayong reward na ganito. Na sinabi niya sa salita niya, faith is not a matter of impression, nor probability, nor of appearance. Kaya nga po sa atin, kung sa mundo sabi niya, to see is to believe. Sa atin pong Christian, dahil si Jesus yung hope natin, dahil yung confidence natin ay nasa salita ng Panginoon, nasa pangako niya, sa atin, to believe is to see. I pray po na ito pong pinag-aralin natin ngayon ay tumatakbo sa isip natin na pwede po tayong magkaroon ng victory dahil sa faith natin kay Jesus Christ, God's only Son, and confidence in His promises. So yun po, yung ating ano ngayon, kumbaga, ginagawa natin at may faith tayo sa mga bagay-bagay dahil alam po natin, nakasama natin si Lord, at yun po yung will niya. Kasi kung gumagawa ka ng bagay-bagay, tapos ginagawa mo yun dahil may faith kang magagawa mo ang mga bagay, pero wala sa will ng Panginoon, nagkakamali po tayo dun. Hindi po yun yung tamang a full foundation ng faith na meron tayo. Hindi ko po alam kung na-explain ko ng mabuti, pero I pray po na si Lord po yung magpapaklear ng lahat sa inyo. Dahil po ngayon, bubunot na naman ako ng mga promises niya. At so ano naman po, meron talagang ma-experience kayo. I pray for everyone listening now that in the mighty name of Jesus, yung sasabihin niya sa inyo ay talagang para sa inyo. So, ready na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 numbers. Huwag nyo na po itapon. Tinapon nyo po ba? Gumawa na po kayo. Tapos huwag nyo na itatapon. So, bubunot na po ako. Halo-halo, baby. Yan po, pang number 1 natin. Uy. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd, I have all that I need. Psalm 23 verse 1. Okay, para po sa mga nakabunot ng number 1. Okay, number 2. Ay. Number 2, mahaba-haba po ito. Philippians 4:6-7. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all that He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. May problema ka ba, kapatid? Do not worry, sabi ni Lord. Okay, number 3. Number 3 po. Eto. Sabi naman po niya sa Philippians chapter 1 verse 6, I will complete His work. For I am confident of the very thing that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Ang ganda po nito. Ito pinangahawakan ko po yun sa mga anak ko mula noon. Kasi po, hindi ako perfect na nanay. Hindi rin perfect si June. Kaya po sabi ko, Lord, kayo po yung nag-umpisa na maganda sa buhay ng mga anak ko. Kaya naniniwala po ako na you are faithful to complete them hanggang sa pagdating nyo. Magiging ready po kami lahat. Kahit hindi po tayo perfect, si God perfect yun. Number 4, ito na po. From Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya po,
Kapit lang sa Panginoon, huwag susuko. Yan, number 4 po natin yan, ha? Okay, number 5 na po. Ay, ito naman po ang sa mga number 5, Nehemiah 8 verse 10. The joy of the Lord is my strength. Tandaan mo yan, kapatid, kung sino ka man. Ang Panginoon ang nagpapalakas sa atin. And the joy of the Lord, magmumula lang sa Panginoon ang totoong happiness. Kaya yun yung magpapalakas sa'yo, kapatid. Tandaan mo that you are a child of God and you have the victory sa evil world na to. Ha? The joy of the Lord is my strength. Number 5 na po yun. Okay. Number 6. Number 6, Lord, ano po ang message nyo sa mga kabunot na number 6? Ito po. 2 Corinthians 12, ano ba to? 12:8? Malabo na rin po ang mata ko eh. Sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Ah? His grace is enough para sa atin. Kayang-kaya po natin yan. So, ito po ang number 6. At ang huli, number 7. Ito na po. Number 7. Oy, Luke 18:27. Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. All things are possible. So, yan po ang mga message ni Lord sa atin for this week. At pinipray ko po na lahat po tayo makakita o ma-experience yung power ng salita ni Lord na nakikipag-usap sa inyo. So, itatago ko po to, and next week po, start na po natin ng prayer and fasting. I'm praying for everyone. Prepare nyo po yung mga talagang iluluhod nyo sa Panginoon at makikita nyo po kung paano niya kayo sagutin. And may you also be blessed. As a family, pinipray ko rin po na turuan din po natin yung mga bata. Kahit po, bigyan nyo sila ng jar-jar na kung anong jar. Tapos, tulungan natin yung mga bata na to pray together. Tapos yung mga prayer nila kay Jesus, susuksok din nila sa bote. Kahit roll-roll lang, may enjoy po nila yun. Kaya po, kapamilya, maraming salamat and good morning po sa inyong lahat. See you again po sa Monday for our prayer and fasting. And see, and makikita nyo po doon yung mga prayer warriors na nagpe-pray po sa iba't ibang members ng church. Maraming salamat po. And God bless all of you. Okay po. Let us pray po together. Lord, maraming salamat po. Thank you po sa fun time na pagpadadasal namin at pagmumuni-muni ng mga salita ninyo. Lord, pinipray po namin, prepare niyo po kaming lahat as a family, sa church na may Christian community. Ganun din po sa mga nakikinig, Panginoon, for 1 week of prayer and fasting. May we really experience your power and grace, mercy, healing, Father God. Strengthen us, Lord, as one big family. Lord, we come to you. Ngayon pa lang po, we cast out, Lord, kahit anong gagawin ng kalaban. Help us, Lord, to be one in prayer and make Satan tremble, Lord.
In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sabay po!